Kabilang ang barangay Batitang sa bayan ng Saragosa sa Nueva Ecija na producer na toni-toniladang kalabasa sa lalawigan tuwing sumasapit ang anihan. Subalit nasa 75% sa mga squash farmers dito ang dumadaing dahil sa pagkalugi sa tuwing natsitsempo na hindi mabili ang kanilang produkto bunsod ng oversupply. Hinahayaan na lamang ng mga squash farmers na ito'y mabulok sa isang sulok o kaya'y pinagtsatsaga ang alisin ang mga buto para gawing binhi. Kahit hindi na pwede yung mga nabulok na yan, hindi mo na pampakain na lang sa mga kalabaw, yan, baboy. Ayon sa mga squash farmers, higit 60,000 piso sa kabuuan ng puhunan kada hektaryan lupa sa pagtatanim at pag-aalaga ng kalabasa sa loob ng 3 buwan. Kabilang na dito ang buto upang tanim, krudo, pataba at pestisidyo. Subalit dahil sa 3 hanggang 4 na piso lamang kada kilo ang bili ng mga buyer sa kanila kapag nag-oversupply, kumpara sa 12 piso kada kilo na regular na presyuhan, hirap silang makabawi sa kanilang nagastos na puhunan. Malaking tulong naman ang ginagawang hakbang ng Department of Agriculture na maibenta ang kanilang produkto sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels. Subalit ayon sa mga magsasaka, hindi pa rin sapat ang pinagbilhan upang magamit na muli sa puhunan. Kaya naman upang matulungan sila ng kanilang Municipal Agriculture Office sa pagkalugi at pagkabulok ng kanilang produkto, humihiling sila sa national government na sana'y pagkalooban sila ng squash processing equipment. Ito, ang kalabasa po natin pwede po sa i-preserve para gawing atsara. Pwede pong gawin na harina. Pwede pong ihalo natin sa mga ginagawang nutriban na pandesal po. At noodles na pwede natin i-process sa noodles, bilang noodles. Yun nga lang po, ang isang samahan dito, nangangailangan ng mga equipment at para maproseso. Bigyan po natin na maturuan ng kapasidad na magkaroon ng mga equipment para ito'y maproses. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Monar, humahatak!